Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang. I'm from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 2024. Please show me po para kay Capricorn. November 2024, pakibigay po ang lucky cards para sa kanya. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Uy, March. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. General reading tayo ha, Capricorn. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakaraming yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa'yo. Okay? The justice, may humihingi ng justisya. May humihingi ng equality, no? Ng patas na pakikitungo, patas na unfairness, kumbaga. Hindi talaga siya, oh, lumalabas talaga. Alam mo, dito ka sa sitwasyon mo na para kang nakulong sa isang sitwasyon na ikaw yung nagsasuffer. Alam mo, yung lungkot doon sa sitwasyon na yun. Parang ikaw rin yung nagkulong sa sarili mo. Na pwede kang lumabas anytime. Capricorn. Oy, naku po, patay tayo dyan. Huwag kang maging ano ha? Puppet. Huwag kang maging sunod-sunuran sa isang situation. It's time to end, okay? Capricorn. Or may tao dito na sunod-sunuran, no? Maaring hindi ikaw ito, maaring ito is vice versa kasi, ha? Capricorn. Ayoko nung ano? Ayoko nung cut ko. Hindi ko gusto. Hindi ko talaga gusto. Pag gano'n na may sumabit, hindi ko siya kinukuha talaga. May pagkamaarte po ako. Hindi pagkamaarte talaga si ate. Ano? Conflict, apology, and sweet dream. Family. Merong union, ano? May mga bonding with comes to your family, anak, relationship. May tao na ano, someone is pretending poker face talaga yun. We have March, hindi ko alam kung anong related sa'yo ng March, baka birthday ng mga malalapit sa puso mo. May tao dito na maybe you are protected from someone, no? The negative force beyond your control. Protektado ka. Or vice versa. Meron daw, ayan o. May tao na re-respetuhin ka sa'yo. May taong magbibigay ng respeto at halaga sa'yo dito. No? Tatangko, celebration pa na enjoyment. May kakaroon ng mga kasiyahan. Sabihin, may tao na they willing to protect you and then kasiyahan. May mga magaganap na celebration, getting together, ganyan. Either your friend, family, ganyan. May mga enjoyment, anak. A period of ill health, depression. Oh my God. Ito daw ang period ng iyong depression. This November. Baka iba dito, nararanasan nyo na to. Busy being. Ingat kayo ah.
Maraming mga iba dito is magkaka may magkakasakit. Maraming depression or magkakasakit. Mapanghihinaan ng manghihina yung katawan. Siguro it's sa time na rin na magkaroon kayo ng maraming tulong para protected, no, kayo. There's a news or a birth. Maaring opportunity, maaring business, ganyan. Maaring isang idea, no, na gagawin nyo this March. Sa nakita ko dito. Sa nakita ko sa'yo, yun nga, maaring magkakaroon ng mga happening, magkakaroon ng mga joy, or together with your friends, malalapit sa puso, yan. May mga adventure, or may mga iba dito is a travel, meron kayong mga gagawin na isang fashion o isang bagay sa buhay nyo para makamit mo yung tuktok ng tagumpay. Ganon ang nakita ko. Maaring iba dito is may mag-explore kayo to yourself, ganyan. Maaring may mga gagawin kayo na mga bagong bagay kasi we have din na store kung may mga bagong idea, mga bagong bagay, ganyan. Pero kayo mga i-move forward na mga plano, ganyan. Either adventure man yan. And may meron daw na mga papasok na mga imagination or mga gusto mong kamtin nga in your life. Kumbaga magkakaroon ka ng mga option, ganun nakita ko sa'yo. May mga option ka or na isang situation or if a fantasizing, ganyan. Yung may mga magkakaroon ka ng mga wishful thinking in your life, no? Basta, when it comes sa'yo, mag-trust ka lang sa intuition mo. Kung kinakailangan mo na i-push forward yung isang bagay na yon na gusto mo makamit in your life, huwag kang magmamadali, ha? And maging patient ka lang para yung choices mo sa buhay mo is maging maganda, smooth. And then yun nga, sinasabi rin dito na yung iba sa inyo or a vice versa, may tao dito na limitado yung galaw, no? Kumbagahan doon yung maaring nagkakaroon ng pagsusunod sa mga kahit ayaw niya, kailangan niyang sundin. May mga gusto niyang gawin na hindi niya rin magawa. Yan nakita ko. No? Huwag kayong maging puppet ng isang sitwasyon. Okay? Or vice versa to, ha? Maaring magkakaroon ng advice from someone, no? Or maaaring ikaw ang magbibigay ng advice or there's a person here na magbibigay ng advice sa iyo for a solution. Also, when it comes dito, nakita ko sa'yo dito, you have a knowledge naman eh kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. Kung ano yung mga balak mo idea yung also dito sa pag-aaral ng isang bagay or solution in life dito. Kaso, darating ka dito sa magiging magulo yung isip mo. Maaring magkakaroon ng conflict or quarrel sa isang tao, no? Dito, sa'yo, buhay. Maaring din sa sarili mo. Sa nakita ko dito, maaring dadaan ka sa part na magulo yung isip mo na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ganyan. Or may tao na gano'n ang naiisip, magulo. Maaring may tao na nagigilty siya, kasi may confession tayo, maaring may tao dito, no, may humingi ng tawad or may confession. May tao kasi nagigilty. There's an apology. Ako nakikita. At maaring ito is, maaring maging panatag at maging kalma na ang iyong buhay. Hindi man siya mag-apology sa'yo, ang nakita ko dito, kasi we have the stork, ang nakikita ko rin dito, andito rin yung situation na ikaw na mismo ang mag-forgive to yourself. Ganyan. Parang andun yung situation na magpo-focus ka sa sarili mo. Hindi man siya humingi ng forgiveness sa'yo, you will forgive yourself. Or you need to forgive. No? Kasi para magkaroon ka na rin ng satisfaction in life. Tanggapin mo, kailangan din dito ng acceptance, no, sa bagay na to. Baka magkakaroon ng mga acceptance na ng sitwasyon. Kakaroon na ng forgiveness. Tingnan natin si indulgence.
Ala, patay-patay tayo dyan. Meron dito na tao na when it comes sa'yo, meron isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong i-withdraw, pero hindi ka magde-decide na i-let ko yun. No? Magkakaroon ka ng indecision sa buhay na maaring hanapin mo yung kasiyahan na yun. Kasi hanapin mo yung happiness. Halimbawa, kahit kasama mo yung mga kaibigan mo, kasama mo yung family mo, o kasama mo yung mga anak mo, makakaramdam ka pa rin ng lungkot. Ganun. Makakaramdam ka pa rin. Kahit na may mga gagawin ka, mga activity, adventure man yan, mga situation na magsasaya ka. Yan. Ang nakita ko doon is may lungkot pa rin akong nakikita sa buhay mo. Handun pa rin yung stagnant. Handun yung kahit kaharap mo sila, pipikiin mo yung kasiyahan na yun. Deep inside, hindi ka masaya. Hindi yun yung tinatakbo ng puso mo. Pero yung nakikita nila, nag-i-enjoy ka. Pero merong tumatakbo sa isip mo. Kumbaga, you're hiding your feelings. Eh. Yung totoong feelings mo, i-hide mo yun. No? Kaya handun yung kahit na i-let go mo yung isang bagay, hindi mo pa siya totally malilet ko. Ganun. Maybe you want to try a one more chance if ever sa iba dito, no? Yan. O kaya, handa talaga yung isip ka lang ng isip, pero walang mangyayaring result pa sa ngayon. Ako nakikita dito. Tingnan natin ang iyong adventure. More on this appointment, ano, sa nakitok sa iba sa inyo. Pain. Pain. Nananap mo sa pain. Tapos na to. Ano pong pwede ko malaman? Anak, baba. Baba muna. Meron dito na isang tao na nakapagbibigay sa'yo ng sama ng loob. Handa kasi yung pain. No? Handa yung emotional pain. Ganyan. Or maybe sa iba, disappointment. Ganyan. Ito yung tao na a person na like ng challenge, no, sa nakakita ko dito, and handito na yung iba dito is i-release nyo yung sarili nyo dito sa toxic na to, sa nakakita ko dito, no, handito yung you want a freedom kasi ang nakikita ko dito eh. Gusto mo ng freedom. Actually, teka, hanapin ko yung solution dito. Gusto ko makita yung solution para ano ba yan, anak? Puro pupu. Ah, tada, tatamate. Baba mo na, anak. Baba. Nagkakaroon ng progressing. Nagkakaroon ng, ay, oo nga, maaaring ito iba dito, karelasyon niya to. Or a friend, no? Nakakaroon ng progreso or progressing o may mga sitwasyon ka na ini-analyze kung paano mo ma-release yung sarili mo sa isang toxic na isang situation na nakapagbibigay sa'yo ng sadness, emotional pain, depression, ganyan. Sa nakita ko, maaaring iba dito is nagkaroon ng separation sa isang tao na malapit sa buhay mo. No? Nahanduin yung sitwasyon na inakala mo na magkakaroon ng magiging resulta to dito sa sitwasyon na to. And then, iba dito is marireminizing nyo daw yung tao na
tao sa nakaraan na nakapagbigay sa iyo ng emotional pain. Ganyan. Marirehumanizing niyo daw 'yun. Maaalala niyo daw yung time na 'yon sa nakita ko dito. May mga maalala kang tao in life. Sa iba dito ah, iba dito ano, you still pa rin eh. No? Andun ka pa rin sa nag-wait ka pa rin sa isang sitwasyon na 'to. Kasi andun ka pa rin sa umaasa, pag-asa na magkakaroon ng magandang resulta dito. No? Sa sitwasyon na 'to. Umaasa na magiging, maaari ba kasi ito is may anak, no, sa iba. Kaya siguro hindi pa rin yung pag-asa na hindi ka susuko, no, na malalakpasan yung mga paghihirap na to. No, kumbaga, yung tao na yon is i-release niya yung sarili niya at magiging matino na siya. Andun pa rin yung pag-asa yun at maghihintay ka. Kahit matagal, kahit ikaw yung nasasaktan. No? Sa nakita ko dito, kahit nagiging mabagal yung resulta nito, you still stay and patiently waiting sa magandang magiging result na to. Tingnan natin kung may magandang magiging result na to talaga. May magiging magandang result po ba dito sa paghihintay na to? Kung ano man yung mga inihintay nyo, tingnan natin kung may magiging magandang result ha. My third party. Patay tayo dyan. Lalo magiging magandang result. Sorry for that. Hindi. Walang magiging magandang result pa. Kasi ano rin to eh, tao na ano eh. Hindi yung tao na hindi aamin sa kasalanan. Ito yung tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Tao na mapagpanggap ang nakita ko dito. Alam niyo yung tao na narcissist? I-research nyo na lang kung ano yun. Tao na narcissist. Kung ano yung sinabi niya, yun lang. Sabi niya, hindi, wala akong ginagawang masama. Ganyan. Pero deep inside sa kanya, may ginagawa siyang masama. Maari itong tao na to is nagiging cold or naging cold na sa'yo or ikaw ang naging cold sa kanya. Vice versa tayo, no? Sa ngayon is kung ano man itong situation na to, hindi ko pa nakikita na magkakaroon ng resulta. Ang advice na nakikita ko for you is i-explore mo more yung sarili mo. I-value mo yung sarili mo. Gawin mo yung fashion mo. Okay? Sa nakita ko dito. Mag-move forward ka. Try another path sa buhay mo. Kailangan mong i-release yung sarili mo dito. Pero kung there's a reason na para maghintay ka ng pagbabago dito sa resulta na hinihintay mo kasi you invest, nag-invest ka naman talaga, 'di ba? Nag-invest ka naman talaga. Ang nakikita ko dito is wala. Wala, as in wala. Walang magandang result. Hindi ko nakita. Nagkakaroon dito ng pagtatampo, no? Pagtatampo, may taong nagiging moody, ganyan, a moody person. May pagsiselos at may tao na, hindi ko alam kung parang ano siya, exaggerated, parang gano'n nakikita ko sa kanya. Or may tao na sinasabi sa'yo na exaggerated ka naman, paano iniisip mo, mga gano'n. Tingnan natin. Sa family and the three of pentacles. The Ace of Cups. Okay. Five of Swords. Nabwisit tuloy ako na. Sorry ah. Hindi ko kasi gusto yung ano eh. Yung matatapos ba to?
Alam mo yung nandito ako sa isang sitwasyon na gusto mo maging masaya at maging matatag yung family mo, yung relasyon mo sa nakita ko dito. Either sa mga kapatid mo, sa family mo, or malalapit sa puso mo, or mga kasama mo sa trabaho. Andun yun eh, kasi andun na yung sitwasyon na, alam mo yung pinag, kumbaga, siyempre di ba, when it comes sa ano, pinagbuklod kayo ng Diyos, kumbaga, sa hirap at ginhawa, till death do us part, kumbaga, andun yung sitwasyon na yun eh, na ikaw yung nagsasuffer dito sa situation na magulo yung isip mo, parang nakikipag-compete ka sa isang bagay or tao dito na hindi mo makita yung resulta. Pero syempre, gusto mong ma-achieve yung bagay na to. Diba? Kasi yung family mo, anak mo, karelasyon mo, or sino man to kasama mo sa trabaho, sino man to, mahalaga kasi to sa'yo. Kaya gusto mo ma-achieve yung happiness na to. Lalo-lalo when it comes to your family. Handoon yung kahit na nabibigatan ka na sa responsibility na to at nahihirapan ka. Yung ikaw yung nagsasuffer because there's a burden din kasi ako nakikita sa'yo. Kinikimkim mo na lang yun sa nakita ko dito. Kaya ini-imagine mo na lang na someday, ganyan, makakamit mo rin yung bagay na yun sa nakit sa yung magandang magiging resort yun. Yung mga ini-imagine ka na ganun. Pero alam mo, kasi we have the Ace of Ace din kasi, ang sinasabi rin dito na when it comes dito sa sitwasyon na to, meron kang malalaman na isang katotohanan na ikasisiya mo sa buhay mo. Mayroong isang bagay na kailangan mo rin na i-move forward. Maybe meron kang, halimbawa, meron kang isang idea na gusto mong gawin to achieve something. O ano yung idea na yun, kailangan mo daw yung i-forsue. No? Kasi may nakita rin ako ito na collaboration or dealing to someone. No, ang nakita ko dito, dealing, may plano, ako nakikita, merong, maari ikaw is mag-share ng goal sa isang kakilala or tao. Ganyan, may kakaroon kasi din ng communication for an achievement and happiness in life. So, nakita ko dito. Merong mangyaring ano, may mangyaring clarity, may malalaman ang katotohanan dito. Magkakaroon ng kaliwanagan. Huwag ka lang daw susuko. Kung ano man itong sitwasyon na ito, huwag kang susuko. May mga payo kang marireceive. Ay! Kakaroon ka talaga ng decision sa buhay. May tao dito na nagja-jungling, ano? May nakita akong gano'n. May tao na nagja-jungling. Na hindi niya alam anong gagawin niya. May tao rin kasi na ano, nagmamatigas eh. Mas matanda ba yung partner mo sa'yo? Parang yung iba dito, mas matanda yung partner mo. May nakikita rin akong matanda dito. Hindi ko alam kung anong related ng matanda sa'yo. Maaring relatives mo, maaring parents mo, inaalagaan mo, o sinusuportahan mo, ganun nakita ko. Andun din yung pagiging loyal mo also when it comes to your family relationship na nakita ko dito. Pero may tao dito na nagja-jungling. Parang hindi siya, wala siyang kilos. Yun yung nakikita ko. Parang ikaw ang more ang nagsasuffer sa mga problema. Tingnan nga natin ito. Hala, naloko na.
Uy, alam. Grabe yung ano mo, card mo. Talagang tumilampon siya. Oh my God. Trust your intuition daw. Nalapatay tayo dyan. Anong magiging result nito? Lakasan mo lang ang loob mo. Sabi niya ganyan. After po nito, saan po to? Sabi dito, may mag-focus ka lang daw sa sarili mo and you need to trust your intuition ang sinasabi dito. Kumbaga, don't conflict or huwag kang makipagtalo sa isang bagay na hindi mo, huwag kang makipagtalo sa isang bagay or mga tao na very defensive, na matataas ang ego, ganyan. Lakasan mo yung loob mo, focus ka sa sarili mo to create again yourself. Ang sinasabi rin dito na kasi nakita ko may stuck eh. May stuck ka. Also, kasi there's this is a lack of success ako nakita. Pero you need to try na pahalagahan or alagaan yung sarili mo dito. Start a new beginning in your life. Kumbaga, may mga idea daw na papasok sa buhay mo. Ay, papasok sa buhay. May mga idea ka na may isip na gusto mong gawin sa buhay mo. Halimbawa, yung iba dito, gusto nyo na umalis sa pinagtatrabahuhan nyo. Diba? Para kasing hindi nyo nakikipagsapalaran ka sa isang bagay na wala namang kinalalabasan ng maganda. Ganun. Parang nakikipagsugal ka doon na hindi mo makikita yung resulta. Ganun. Iba ganun. Yung iba is galing sa work. Ay, from a work. Yung iba naman dito, maring sa mga kapatid or yun nga, kasama sa trabaho. Or karelasyon. Bakit kaya may tao? May nag-aaway ba? May nag-aaway sa territorial, ano? May nag-aaway. Or there's a competition. Ako na nakikita sa'yo. May isang bagay sa buhay mo na nagiging tahimik ka lang at nagiging sunod-sunuran ka. Yung isang sitwasyon na wala kang magawa. Alam mo yun? Wala kang magawa kundi sundin itong bagay na to. Itong sitwasyon na to. Parang handa ka sa sitwasyon na sumusunod ka sa agos ng buhay mo. Ganun. May tao rin ako nakikita matigas ang ulo. May tao na irresponsible. Bakit kaya ganun? No? May taong hindi ko nakikita yung pagpapahalaga. Yun ang nakita ko. May taong hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa'yo or a vice versa. Ha? Maaring boss mo, asawa mo, kapatid mo, karelasyon mo. Tingnan natin si coach. Para saan po si coach? Ala, meron na. Ba ito, anak? Kung ano-ano lumalabas sa kamay ni mami, puro po punyo. Diyos, may imarima. Meron ka daw kakausapin dito, no? Mga kakausapin para sa iyong plano. Ganyan. May mga gagawin ka daw na isang plano.
na itong plano to is nakasalalay ito para sa future mo. Itong gagawing plano na to. Ano po bang mangyari sa plano na to? Magsasucess po ba ito? Sa Nine of Swords. Nyank. Napakasaklap. Napakasaklap. Ba yan? Kung magsasucess is hindi ko pa nakikita. Hindi pa niya pinapakita sa akin na magsasucess ka. More on depression, anxiety, pag-aalala, hindi mapagkakatulog, pag-iisip ng mga pain, pag-iisip sa mga deep unhappiness, maaaring magkaka-migraine ka na rin. Insomnia, yan, sa iba sa inyo. No? Dahil itong plano na to is malilito kayo, hindi ko nakikita yung magiging good result pa sa ngayon. Pwede ko bang malaman kung ano pa magiging ano dito? Para po, hello, patay na. So, okay. Kung ano man daw yung plano mo, kung ano yung plano mo, you need to be slow. Hindi mo kailangan magmadali dito. Kung ano man yung mga plano na gusto mo i-move forward o yung mga situation na ipinaprogress mo sa ngayon, hindi mo daw kailangang magmadali dito sa bagay na to. Ano ba to? Rupupo. Ang kailangan daw dito is how to improve itong mga plano na to, no? Ganyan. Kumbaga, magbibigay ka naman ng effort. Alam ko naman yun. Magbibigay ka ng effort. Andito ka sa, you need to action. Mag-a-action ka muna bago ka mag-react. Kumbaga, huwag kang mag-isip ka agad ng negative. Diba? Kasi pag nag-isip ka ng negative, hindi mo mamove forward yun. Diba? Isipin mo is, kasi malilito kayo, isipin mo na agad na, ay, baka hindi ko makuha yung best result nito, ganyan. Yan. Kailangan mo daw maging dedicated sa goal mo, kung ano man itong goal na or pinaplano mo sa buhay mo. No, kasi you are manifesting dito. Kung gagawin mo yung lahat para dito, para makuha mo yung resulta na to. Gagawin mo yung lahat. Hindi mo kailangan daw magmadali. At huwag kang magmadali, syempre, para hindi rin masayang yung mga plano mo sa buhay. Iba dito is a work, ganyan. Kung iniisip mo na mag-iba ka na ng work, hindi mo kailangan magmadali. Pag-isipan mo maiki. Diba? Hindi mo kailangan mag-jump ka agad para magkaroon ng mga pagbabago in life. Gawin mo muna yung best mo dito sa isang sitwasyon mo or karelasyon mo man yan o sa work mo man yan, sa family mo man yan, kung ano man yan. Gawin mo muna yung best mo dito. Gawin mo muna yung lahat. I-improve mo muna yung sarili mo o improve mo muna yung mga ginagawa mo dito to growth. Then, tsaka ka mag-forward dun sa mga gusto mong actionan sa buhay. And syempre, trust your intuition. Maging patient ka lang daw muna sa ngayon. Conflict. Ay, Five of Pentacles and Three of Swords. Puro conflict mo. Three of Swords daw, tsaka Five of Pentacles. And the three na naman. Ba yan? Pangit. Ang pangit yan, no? Ngayon, bakit ganito po? Basta you need to be careful sa mga plano mo, ha? Kasi more on depression to anxiety. May tao dito na disconnected sa'yo. Which comes sa conflict, andito yung painful na sitwasyon, no, with the Three of Pentacles. Kasi meron kang isang tao na nakapagbibigay sa'yo ng emotional pain. Mga disappointment, kanyan, lungkot,
or maaring nag-aaway kayo or nag-aaway kayo nito. And then itong sitwasyon na to is hindi parang pili pa yung when it comes sa isang situation, parang feeling mo ikaw yung talunan, ikaw yung feel mo ikaw yung na-reject, feel mo ikaw lang yung nagsasuffer, feeling mo yung hindi mo pa ma-accept itong sitwasyon na to. Yung parang kahit makipagtalo ka sa isang bagay o sa isang tao, ikaw pa rin ang lalabas na talunan dito. Halimbawa, sa kasamaan sa trabaho mo, sa kapartner mo, o sino man to, ganyan. Iba dito, magulo yung isip, ano? Kasi why? May problema kayo sa pera, financial problem. Ang nakikita ko dito sa iba sa inyo. Kaya nandun din yung depression, ano? Nandun yung heartache. Ang dami ng problemang pumapasok, tapos problema pa sa pera. Tingnan natin, magiging okay po ba to? Magiging maganda po yung resulta nito after the Fool and the Knight of Swords. The Tower, the Three of Cups, and the King. Sabi dito, start a new beginning in your life. Kumbaga, kung anumang struggle in life na pinagdadaanan mo or pagdadaanan mo this time, ikaw na rin yung kinakailangan na lumayo. Ikaw na yung mag-start ka na lang ng kailangan mong lumaya dito sa pain na to. Kailangan mong, kasi there's a beginning, oh, we have the Fool. Kumbaga, andito kasi sitwasyon na you need to reset yourself. Ganyan. Kailangan mo uling mag-umpisa. And you need to chase your dream. Don't focus dun sa situation na nakakapagbigay sa'yo ng pain, depression, or yung situation na hindi ka masaya. Ganun. Abandon it. Going towards sa bago. Kasi kumbaga, dito na rin yung alam mo na yung mga bagay-bagay na yun eh, no? Nasa sa'yo na lang din yun kung aabandonahin mo siya o hindi. Hindi ko naman sinasabi also, abandonment and the Fool kasi, it doesn't mean, well, English ate, it doesn't mean na iwanan mo yung isang bagay. Diba? Try to change a decisions in life, ganyan. Kung hindi mo kayang iwanan yung bagay na yun, mag-change ka ng decision sa buhay mo. Mas more ka mag-focus ngayon sa sarili mo. Kumbaga, yung thinking mo, yung mga plano mo, yung mga idea mo, or lahat ng bagay sa buhay mo, i-reset mo. You need to resetting. Magkaroon ka ng tara sa sarili mo. Kumbaga, ibalik mo yung lakas ang loob mo. Live of faith, start a new beginning, ganyan. Umasa ka na may mabuting magiging wakas ang lahat ng bagay na to. Diba? Ganyan. Kung baga, huwag mo i-focus yung sarili mo sa nasasaktan ka. Resetting yourself. Okay? Apology. Hindi mo kailangan mag-apology. Okay? Hindi mo makailangan mag-apology sa isang bagay o sa isang tao na hindi ka niya pinapahalagahan. Kasi ikaw yung binigay mo yung effort mo dun eh. Diba? Ikaw lang din yung nasasaktan dito. Hindi mo kailangan malungkot. Pahalagahan mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan ma-insecure. Ibalik mo yung dating ikaw. Meron bang tao na ano na may tao kasi dito na ano na parang hindi ko alam kung wala siyang trabaho or talagang shortage lang siya sa money or lack of money. Ano pwede ko malaman dito? May tao ako nakikita nila. Uy! Ano ba yung card mo? Three of Cups.
Ano pwede ko malaman kay Three of Cups? Ay, kanal. Talaga. May tao na ano dito ah. The Lovers, may third party sa iba. Alam mo, may... Alam mo yung ano, nagpupunla ka sa isang bagay na... Nagpunla ka sa isang bagay na hindi mo nararamdaman yung halaga mo. Alam mo yun? Halimbawa, nag-invest ka doon. Halimbawa, you have an investment. Ganyan. Or relationship man to, or sa trabaho mo man to. Yung hindi mo nararamdaman o hindi mo nakikita yung how value you are. Ganun ang nakikita ko dito. May iba dito na third party. Sinasabi rin dito na huwag kang mag-apology or huwag kang mag-focus dun sa lungkot na bagay na yon. Basta ano ka lang daw, sundin mo lang daw yung fashion mo. You need to create again yourself. Ganyan. Kumbaga, it's time to start a new beginning in your life. Start to create again yourself. Kasi itong situation na to, it's up to you to make it happen din kasi. If you start a new beginning and focus to yourself at hindi ka magpapaagos sa daloy ng iyong situation, diba? Magkakaroon ng changes in your life. Magkakaroon ng happiness. May mga tao dito na they willing to support and give love sa iyo. May tao rin din ako nakikita dito na hindi ka pinapahalagahan at iba ang pinapahalagahan niya. Pero ikaw, pinahalagahan mo siya. May tao na cold, ano? Start to focus to yourself. Kailangan mo ngayon is mental peace, no? Kung ikaw is medyo na i-stress or nagkakaroon ka ng mga situation na yung pagod in life, magbigay ka rin daw ng ano, ng mag-recharge ka, ganyan. Mag-rest ka, mag-meditate ka, mag-rejuvenate ka, ganyan nakita ko dito. Lumabas ka together with comes to your friend. Start to create again your happiness in life, no? Sa nakita ko dito. Hindi mo kailangan na ano, na it's time to recover na rin, ano, sa sitwasyon na to. Sa difficult na situation. Sweet dream. Siyempre, pag nagawa mo na yun, makakatulog ka na ng maigi. Kumbaga, bumawi ka sa sarili mo. No? Bawiin mo yung mga pagod, yung mga hirap. No? And start a new horizon. Focus and escape sa isang sitwasyon na hindi naman mag-work. We have the 7 and 7 and the Lovers. The Eight of Cups. This is the time na rin na may nag-i-spy, ano? This is the time na rin na i-choose mo yung sarili mo dito. Kasi you have a choices in life. Para magkaroon ka na rin ng satisfaction at komportableng buhay. Yan. Diba dito, mas more kayo magiging magtututulog ata kayo sa iba, no? By this November, yan, baka magtututulog kayo. Or may tao dito na super relaxed when it comes sa kanyang sarili dahil dun sa kanyang pagsisinungaling. Yan. Sa nakita ko dito. Make a new horizon in your life. Escape. Mag-escape ka or you need to getting away with something. No, sa mga tao na nagmamanipulate sa'yo, sa mga tao na nagiging sneaky, mga tao na sinungaling, hanapin mo yung kasiyahan mo, hanapin mo yung joy and fulfillment in your life. Ang nakita ko dito, kumbaga, you need to start na mag-umpisang muli to yourself.
Di ba? Kailangan mong dito ng pagpapasya, no? Para sa iyong long-term success in life. Kumbaga, this is a time to grow and to make a plan na bago sa buhay mo ngayon. Pag-aralan mo yung mga bagay-bagay. Yan. I-let go mo na yun. Kasi we have the wheel of fortune, no? Kumbaga, si universe ang tatama, ang magtatama ng lahat. Yan. Siya ang magbibigay at maghahalo kung sino may mga tao na nakakasakit sa'yo. Siya yung maghahalo ng karma para sa kanila. Basta you need to focus lang talaga sa sarili mo. Start to love yourself. May kanyang horizon kasi may tao dito na binabackstop ka lang. Niloloko ka lang. I hope wala namang nagnakaw ng pera niyo, no? Or nagnakaw ng iyong mga... May tao kasi magnanakaw ako nakikita. Hindi ko alam kung anong ninanakaw sa inyo. Baka lovers. Baka pera. Diba? Kasi may tao dito maaring kung ganun ang ginagawa niya, komportable yung buhay niya. Diba? Arigato namasay, God bless.